Si Ma'am Honey, siya po ang kapatid ng pasyente na si Mr. Wilfred. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Nakarating po kay Senator Raffy Tulfo at kay Congresswoman Jocelyn Tulfo ang inyo pong panawagan. Ma'am, maaari nyo po bang ibahagi sa amin kamusta po si Sir Wilfred Enriquez at ano po yung kanyang mga pangangailangan? Ano po, ma-healthy naman po siya. Nga lang po medyo dahil po malaki po kasi yung aking kapatid. Pag pamilya ng dalawa na minsan naiiwan, wala po yung isa kong brother. Binubuhat po kasi namin siya talaga pong totally hindi po niya maihakad yung paa niya. Tapos yung communication po niya sa amin since bata pa, kaya gamay lang po namin kung ano yung mga gusto niya iparating sa amin. Pero medyo may kabigatan po, kaya nais po namin sanang makahingi po ng tulong regarding po sa wheelchair. Para mas madali naman siya rin yung mobility. Opo. Oo. Pero si Sir Wilfred po, ma'am, ay 35 years old na din po, no? Yes po, ma'am. Yes. Opo. Kailan po siya huling na ipa-check up po, ma'am? Actually, ma'am, baby pa siya. Bata pa po siya. Kasi po, mga panahon noon, buhay pa yung parents po namin. Hirap din po kasi nung mga panahon na yun. So, nag-focus po talaga sa aming magkakapatid na talagang buhayin kami. Until na hindi na nabigyan ng pantin dahil po sa bigat po niya talaga, siya madaladala ng hospital para po i-general na po talaga. Opo, ano? Ayan, no? So, ma'am, kami po dito, no? Nakikita namin, no? Yung closeness po ninyo ng inyong kapatid. At actually, Sherry, ako, humahanga ako, no? Sa mga ganito na yung kapatid talaga, no? Hindi magsasawang alagaan. Yes. Yung, kaya nakakatuwa, attorney. Ang yes. Sarap sa puso na very close. Very close po talaga kayo, ma'am. Opo. Ano po kasi, simula maliit po. Nakatawin na po sa mama ko para sa kanya pag-aalaga. Tsaka ibad ko rin naman po ang kapatid. Pero most on, hands-on talaga po ako sa kanya. Oh. Siyempre, oh. Family, no? Jerry. Oh, pero kayo rin po ba, Ma'am Honey, may sariling pamilya na rin? Wala. Single mom po. Ah, single mom po kayo, no? So, ayan, yun ata yung nakikita namin kanina sa screen na parang bata. Ah, okay. Oh, oh. Pero ma'am, of course, ang aming pong tanggapan ay pwede naman po, tutulong po talaga kami. Kung may nais po kayong maipa-check up, andyan po ang office po ni Senator Raffy and of course, ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXE-AS Party List. Opo, magka-distrito tayo and alam po natin dyan sa Distrito 2, alam po natin kung gaano tayo kaalaga ni Congressman Ralph Tulfo. Attorney Joren Tan, magandang hapon, Attorney Joren. Hello sa... Yan. Good afternoon, Attorney JB. Magandang hapon. Ayan, good afternoon po, Attorney Joren Tan. Eto, Attorney, nakikinig po sa atin si Ma'am Honey Enriquez at si Sir Wilfred Enriquez. At ayun nga po, no, sila po ay nanawagan na sana mabigyan ng tulong. No? Primarily wheelchair para maka-assist dun sa mobility po ni Sir Wilfred Enriquez. At balita ko, may pa-good news si Congresswoman Ralph Tulfo. Yes po. And ganyan din po mga daya. Yes, Attorney JV, Sharia, no? Actually, si Congressman Ralph Tulfo, almost every week, nagbabahay-bahay at namimigay ng wheelchair sa mga nangangailangan. So, yung kapatid po ni Ma'am Honey ay talagang kailangan din natin bigyan at pupuntahan mismo ni Congressman Ralph Tulfo para mag-abot ng wheelchair. Wow! Hindi lang po wheelchair yung ibibigay ni Kong, ano? Mm-hmm. Pati diapers. Magbibigay na rin si Kong ng 1-year supply of vitamins. Wow! Pati bigas. Ano, para sa pamilya ni Ma'am Honey. Ayun. Attorney Joren, kung alam mo lang yung ngiti ngayon ni Wilfred and ni Ma'am Honey. Salamat sa pagdinig nyo ng aming munti pong kahilingan at napakalaki po talaga na bagay ito para sa akin, lalo na dahil po buhatin po talaga ang aming kapatid. At para po naman makita niya labas ng bahay namin. Talagang napakasaya ko po para sa kanya. Maraming salamat po, especially kay Kong Ralph na talagang all out po ang support sa Distrito 2.
Mm-hmm. Tsaka diba, attorney, grabe din talaga, binababaan talaga ni Kong Ralph Tulfo yung mga taong nangangailangan din ng tulong sa kanya. Sherry, ang nabanggit nga kanina ni attorney Joren Tan, si mismong Kong Ralph po yung maghahatid nitong wheelchair po kay Wilfred. At nilubos-lubos na rin ni Kong Ralph, di ba? Yung tulong na ibibigay po niya. Wheelchair lang, no? Yung hiningi po nila, gatas, pero one-year supply na yung ibibigay po sa inyo ni Kong Ralph Tulfo. Of course, no, Shari, pag mga ganitong pagtulong, likas na po yan kina Kong Ralph. And of course, the entire Tulfo family. JV, 1 year supply of vitamins lang, ha? Opo, para malinaw. Oo, para malinaw po. Tama po, Attorney Jore. No? 1 year anyway, supply po. Attorney JV, yes, sa, masabi ko lang din, ano, aside dito sa wheelchair, aside dito sa diapers, sa bigas, sa vitamins, si Congressman Ralph Tulfo, Ma'am Honey, handa pong tumulong sa inyo. Ano, makikipag-coordinate po yung aming opisina sa inyo para din po makasama kayo sa samot-saring social services ni Congressman Ralph Tulfo. Ano, madami po tayo iba pang mga serbisyo na pwede nyo po mapakinabangan, no, sa inyong tahanan na pwede pong maibigay din ni Congressman Ralph Tulfo sa madaling panahon. At on top of that, alam nyo po ba, Ma'am Honey, na nakapag-donate na po si Congressman Ralph Tulfo ng ambulance sa bawat barangay. Wow. At yan po ay pwede nyong magamit kung kayo po ay magpapa-check up. Thank you so much po. Kita mo, ma'am. Oo. Ganyan tayo inaalagaan ni Kong Ralph dyan sa Distrito Dos. Kaya napakaswerte natin dyan sa Distrito Dos at meron tayong Kong Ralph. Thank you, Attorney Joren. Thank you, Ms. Shari. Thank you, Attorney JV. Mabuhay po kayo. Ayan. Magandang hapon po. Ayan. Thank you, Attorney Joren. So, meron po tayong tulong na makukuha po kay Kong Ralph. Of course, patunay lang po yan kung gaano po kayo kamahal ni Kong Ralph dyan sa Distrito Dos. Sige po, ma'am. At ma'am, ganito po, kung meron din pong maitutulong po ang office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIS Party List. Ma'am, all out po ang ibibigay din po na tulong po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. At syempre, hindi po magpapatalo ang ating Senator Raffy Tulfo, ma'am. Sabihan niyo po kami, ma'am. Ma'am, yun po ang purpose, ma'am. Napakaswerte po natin, ma'am, no? At nandyan po si Kong Ralph, si Kong Jocelyn, si Senator Raffy Tulfo. Kung meron pa po kaming maibibigay na tulong, ma'am, sabihan nyo lang po kami, ma'am. Okay? Pero ayan po, ma'am, kumpletos recados na po, ma'am. Grocery, wheelchair, mga pagpapagamot kay Sir Wilfred. At kung meron man pong iba pang maio-offer po ang office po ni Congressman Ralph sa inyong pamilya para sa medical man po, nakaalalay po si Kong Ralph, si Kong Jocelyn, and si Senator Raffy Tulfo, ma'am. Thank you so much po talaga. Sobra pong blessed po kami. Talagang answered po ito sa aming patid. Nawa, ano, pagpalain po kayo sa inyo po at sana po wag po kayo manawa sa pagtulong at lawigin pa ng Panginoon po yung ano, mabuti po ninyong kalusugan. God bless po sa inyo pong mag-anak. Ayun. Wilfred! Hi, Wilfred, sir! Hello! Ayun. Thank you! Ay, nakasmile na si Wilfred, Shari. Ang saya ng ngiti ni Sir Wilfred. Actually, kanina pa. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Paano ko? Thank you, Wilfred. Thank you. Oy. Thank you. Ayun. Okay. Nakakatuwa naman, no? Ayun. Salamat po. Ma'am, ha? Antayin nyo lang po yung tawag po ng reporter po namin, ma'am, no? Para po ma-coordinate po natin yung tulong po na maibibigay. Humahanga tayo, no? Sa mga ganitong family treatment. Yes. Na nakikita natin na alam ni Ma'am Honey na may pangangailangan si Sir Wilfred at hindi siya, no? Nagdadalawang isip na ibigay yung atensyon, no? Na kailangan niya at kung ano pa man pong tulong na pwede naming maibigay para mapagaan man lang, no, yung pag-aalaga po ninyo kay Sir Wilfred, ayan po, no, napakinggan naman po kayo ni na Kong Ralph. Punta po si Congressman Ralph dyan po sa bahay po ninyo, ma'am, para siya po mismo ang personal na magbigay po ng mga kahilingan po ninyo sa kanya, no? Kaya ayan, nakakatuwa.
mahirap po talagang mag-alaga ng kagaya niya, na talagang mapagkakatiwalaan namin, so talagang nag-sacrifice po muna po. Then such time na i-ano na ni Lord yung timing para makapag ano na po ako ulit ng work. Okay. Sige po, Ma'am Honey and Sir Wilfred. Thank you so much. Ayan, salamat po. Thank you very much po at magandang hapon po.